Okay, let's continue. Let's talk about titles. Dito, at yung text. And then, yung ibang mga properties. Okay, let's start. Okay, let's add text. To add text, you go to text tool in the tool palette. Okay, let's try home channel. Okay, and then let's put it at the center. For shortcut, control home. So be sure na yung anchor point natin andito sa gitna. Kasi, for example, andito yung text natin. So yung anchor point na dito, nasa left side. So pag control M natin. So ang base niya is yung anchor point. So andito yung center. So yung text hindi naka-center. Kasi nag-a-adjust siya doon siya sa anchor point natin. So make sure yung anchor point natin nasa gitna. Saka tayo change yung to move the layer to the center using shortcut control home. Okay? And then the properties in the character, let's go to character here. So here we can change the fonts. Up down mo lang, so automatic mag-display yung font depende sa font style. And then size natin, select first, then size. And we have the tracking distance between characters. And we have the ito. This leading characters, your distance between lines. Yan. So, yan yung leading. Let natin ito balik. Tapos, we have outline. Dito yung maglagay ng outline. Just click here. Change the color. And then, we have the depth or the scale of the outline. Then we have stroke over fill or fill over stroke. Then we have paragraph, of course, the left siya, point is right, center. Then we have alignment. So for example, dalawa yung text natin. So, gusto natin, or tatlo, gawin natin tatlo. So, gusto natin naka-align siya. Just select all the layers. For example, align. So, siguradong naka-align talaga siya. And then, what else do we have here? Okay. I think that's all na kailangan nating malaman para sa text. And then we also have a preset for the animation, text animation. Just go to effects and presets, and then go to animation presets, then go to text. And dito, so marami, 3D text, animation in, animation out, blur, curves and spins. So try natin 'to. Isa sa mga paborito kong animation. Yan. So, pa-out siya. Since pa-out siya, baliktarin lang natin yung keyframes niya, which are easy is. Yan. So, ang ganda. Smooth. Yan. So, and then, we also have, we have a lot. Just try 3D. Move natin to. Ano bang pwede dito? Try natin to. Ito, isa sa mga ginagamit kong effects. Animation. Ayan. Ayan. Maganda din yan. Tapos, animate in.
typewriter effects dito sa animate in. Yan. Change natin yung speed para mas realistic siya. More faster. Yan. And then pa, marami pa dito. So explore nyo lang to. Yan. 3D text, animate in. Then we have scale. Try natin to. Kasi gagamitin natin to mamaya. Yan. Then we have zoom away. Balikta rin natin para magiging inward yung direction niya. So you just have to play with the keyframes. For example, baliktad siya, pa-in siya, or pa-out siya. You just have to reverse the keyframes. Ayan. Okay? So, ganyan natin gagamitin yung keyframes sa mga presets. So, kahit anong presets dito. So, once naka-out siya, pag ang yung effects niya is for out, so, baliktarin lang natin. So, pa-in na siya. So, ganyan lang. And then, madali lang to. So, pero pag isang pwede natin gamitin, mas mapadali siya. So, gusto nating makita yung mga preview ng mga presets na text animation. Punta tayo dito. So, effects and presets. So, sa right side niya, may itong mga parang lines dito. Three lines ba to. Right click mo lang. Browse presets. So, from here, so, let's go to text. And then here, ayan. Just double click. Then dito, so makikita natin kung anong klaseng effects siya. So from here, pwede ka lang pumili. So explore mo lang kung saan yung gusto mo, sa tingin mo pwede siyang magamit. So tandaan mo lang yun. Para pag may project na kayo, so you can do, or you can immediately select the preset. Okay, this is very useful, especially nagsa-start pa tayo. So, just exploring muna yung mga presets na pwede nating magamit. Okay? So, ayan. Yan yung mga posible nating magamit para sa text. So, let's have a sample for a simple animation, text animation. Kasama na rin yung background. So, I will show you ginawa kong simple animation. Tapos, gawin natin ulit para masundan nyo. Ayan. So, simple animation siya for Hope Channel, Western Visayas. Pwede siya gamitin pang intro. Short lang siya. At saka, simple lang. Okay, let's do this. So, first, gawa tayo ng new composition. Dito tayo. So, kunin natin yung logo. So, since gusto natin i-animate yung text, masking natin, crop natin yung logo, papalitan natin yung, invert lang natin para lalabas yung logo. So, add tayo ng text. Hope Channel. So, off natin yung outline, ha. Tapos yung kulay, let's change the color to blue. And then, let's change the font into the official font style for Hope Channel. International Hope Channel whole world. So, yung font na dapat gamitin natin is Source Sans. Ito. So, I think bold tong Hope at saka cut lang natin. Tingnan natin ulit, ha. Tingnan lang natin para at least kukopya natin. Tapos yung size siguro. Okay, 1, 2, 5. Zero yung tracking niya. Bold ba yan? O try natin yung black. Ayan, black ata. So, yan yung Hope.
Tapos duplicate, control D to duplicate the layer. Example, hope, duplicate natin, control D for shortcut. Let's type channel. Tapos yung channel, ano ata to, para regular or ayan. So, regular. Okay. Tapos, instead of Philippines, Western Visayas. Western Visayas. Visayas. Okay, all caps natin. Tapos, change natin to light. And then, size 150. Ayan. Or 40. Tapos, adjust natin yung tracking. Para mag-stand out siya. Iba siya. So, open natin to. So, invert natin para labas yung logo. Tika muna. Align muna natin to. Para more or less. Ayan. Okay? So, to balik tayo sa logo. Ayan. Tapos, let's start to animate. So, yung hope. Yung hope channel, parang lumalabas siya. From left to right. So from the center. So, dito. Lalabas lang. Dalawa. Magkasabay. So, ang ginawa natin, na-masking natin, yung select the layer. So, first is hope. So, yan. So, let's go here. Animate. And then, choose position. It says, ito, iba tong ipang position to, para to sa text animation. Hindi to sa transformation. So, okay? So, iba to. Kasi pag ginagamit natin yung position na effects, transformation, so, kailangan natin i-ano siya, kailangan natin i-precompose bago natin makopya tong effects na to. So, using this technique, so, magagawa natin. O, yan. Kakrap na siya. Okay? Ayan. Then, tapos, next is channel. Masking natin. Ayan. Move natin kundi. Ayan. Tapos, go to animate. Then, change position. Make a keyframes. And then, second keyframes. Adjust the first keyframes. Then, add easy ease. Okay? Yan. Yan yung effects niya. Lagyan natin ng motion blur. Motion blur. Okay? Bilisan pa natin. Just pa natin yung speed. Konti. Tapos yung Western Visayas, ginawa ko yung effects dito. Try natin yung ano? Try natin yung evaporate. O try natin yung 3D na lang. 3D text na spike stumble. Spike tumble ito. Ito. Random spike tumble for Western Visayas. Ayan. Ayan din yung easy is. Ayan. Okay. Let's make it faster. Pack timing. Let's move a little bit. Ayan. Ayan. Okay. Kalimutan natin yung hope logo. So, let's try to animate using the scale lang. Tapos, rotate natin. Kasi ito 3D natin siya. Ayan. So, let's turn on the 3D button para ma-change natin yung X-axis niya. Rotation.
So, gagawin natin, change natin yung scale at saka yung rotation. Yan, dalawang okay, material niya. Dalawang materials lang. Okay. Ito yung end keyframes niya. I-ease natin. Tapos, let's change ito 0. And then, siguro, ang limit natin ng 180. Parang y-axis ata yung ginamit ko. Okay, change natin ha. Off muna natin. Let's back to 0. Y-axis, ayan. Okay. Easy ease. Then, 180 degrees. Ayan. Motion blur. Pack. Cope. Channel. Okay. Let's try. Ayan. Little bit faster. Ayan. And then, pasok yung text. Okay. So, yan. Ayanin yung text natin sa logo. So, gawin natin yung background. So, sa ginawa ko, add new solid. And then, kaya natin sa ilalim, right-click effects, and then generate gradient ramp. And then, change the color. The center white. Adjust natin yung position niya. Yung start of ramp, then yung end of ramp, at ito yung end. Siguro light blue lang. Kasi dark yung font at saka color natin na ginagamit. Yan yung official color. Huwag natin kalimutan yung official font style ng Hope Channel. Source Sans, ha? Ito yung gagamitin natin. Tapos yung itong logo na white, yellow and blue, ito yung official logo na gagamitin natin. So, change natin to into radial para nasa gitna yung white. And adjust natin konti. Ayan. Tapos, yung natin to. May ano siya. Parang rings. Tapos may particles. Video yan. Isang video ginagamit ko. Ayan. Tapos, ginamit ko yung transfer mode. Ginamit ko yung overlay. So, transfer mode technique. Ayan. So, add lang natin. Okay. Drag natin. Tapos, overlay. Choose overlay. Ayan. So, adjust natin yung background para mag... So, lilitaw pa siya. Kunti. Darker muna. Darker natin kunti. Ayan. Okay. Tapos, resize natin kunti. Ayan. Let's check. Tapos, pero pa ata akong light rays. Ayan. Ayan. So, that's an effects from generate. So, let's try. So, ang ginawa ko, para ma-apply ko yung effects sa isang, ano lang, sa grupo, sa lahat ng text saka sa logo. So, pinocompose ko siya. Nag-precompose ako. So, gagawin natin. Precompose. Select all. Yan. Kasi yan yung gusto natin lagyan ng light rays na effects. Right-click. Hindi pala. Precompose. Layer. Ka-shortcut kasi ko eh. Control-Shift. Sabi yung precompose. Yung shortcut na, Control-Shift-C. Layer, dito ata eh. Pre-compose, ayan. Control-Shift-C. So, ginagamit ko na kasi shortcut, nakalimutan ko saan ko hahanapin. So, at ito, layers, pre-compose, Control-Shift-C. So, select all, Control-Shift-C. Ayan, pwede natin lagyan ng Hope file name, channel
logo. Then let's apply the effects. Right click, go to effects, and then generate light sweep. So light sweep pala yun. So yan, nandito siya. So adjust natin yung intensity. Yan. And then ang width, edge intensity. Yan. Yan, yan yung position niya. So yung center niya, so adjust natin. Animate natin. Click natin yung center, control U para makita natin yung keyframes. Tapos move to 1 second or 2 seconds depende sa timing natin gusto. Ayan, easy is. Lagyan natin easy is. So after ng home channel pack, pasok yung light rays, light sweep. Okay, let's try. Slow mo muna natin konti. Ayan. Okay, render. Ayan. Konti pa. Hope channel. Western Visayas. Ayan. Para mas okay na siya. Tingnan. Okay, meron na tayong simple animation for Hope channel Western Visayas. Okay, pwede kayong gumawa nito. So, kagayahin nyo lang. Sundan nyo lang yung procedure. Pwede kayong gumawa ng ibang background. So, dapat yung, ano, yung text natin, yung logo, dapat nakalita, ano siya, mas, ano siya, klaro siya. So, dapat kung darker yung, ano, dark ng text natin, yung font natin, so, dapat yung background niya, lighter. So, may contrast palagi para mas klaro yung text. Mababasa siya. Madali siyang mabasa. Okay? Importante yan yung contrast. So, hindi pwedeng blue tsaka dark blue. Or, pwedeng blue pero dapat darker. So, pwede black or dark gray yung background mo para lilitaw pa rin yung blue. So, for example, yan. So, pwede siyang parang ganyan. So, may contrast siya. So, dark talaga siya. Ang ganyan. Try natin. Yan. So, lilitaw pa rin yung blue. Kasi, mas darker yung background na ginamit natin. So, okay? So, para mas happy siya, so, ginawa natin. White lang. Pinili ko. Para mas happy. Right. Okay, so that's all for titles. Thank you for listening. So, try nyong gayahin to, no? Itong Hope Channel logo. Tapos, pwede nyong i-improve pa kung anong gusto nyong effects. Gamitan nyo ng ibang text animation presets na gusto nyo. Tapos yung logo, gawa nyo ng ibang paraan paano nyo siya i-reveal. Yan. So, try nyo lang, ha? Tapos, ano nyo, pakita nyo sa akin kung at least i-share nyo sa akin kung paano nyo ginawa. Okay? So, that's all. And thank you for listening.